Kinabahan ako sa sinabi ni Hector sa akin. Hindi ko alam kung nagbebero ba siya o totohanan na. Tuwing tinitingnan ko siya ay lagi siyang nang-aasar. Tomboy. Tawag niya sa akin habang nagdadrive siya papunta sa amin. Hindi ko na kinailangang ituro sa kanya ang daan patungo sa amin. Alam niya na kung saan ang daan. Kaya wagas lang ang pang-aasar niya sa akin habang nasa daan. Hindi nga sabi ako tomboy. Inirapan ko siya. O kung di ka tomboy, ba't ayaw mo sa akin? Ayaw ko nga sabi sa lalaki in general, hindi ka exempted. Bakit? Tumaas ang kanyang kilay ng sinulyapan ako. Napatingin ako sa labas ng bintana. Hindi ako makapagtaray ng maayos dahil naiisip ko na naman ang sabay na paggalaw ni Clark at Janine sa kama. Kinagat ko ang labi ko. Wala lang. Sinaktan ka ba ng first love mo? Tanong niya. Nilingon ko siya. Shut up! O baka naman binastid? Tumawa siya. Hindi ko na siya pinatulan. Lagi kasing bumabalandra sa utak ko ang nangyari sa amin ni Clark, ang nangyari sa kanila ni Janine. At lagi kong naaalala na hindi pa nag-iisang linggo iyon. Kakabalik ko lang galing sa amin nila at sariwang sariwa pa ito. Hindi ko pa rin matanggap. Chiska? May seryosong tanong ni Hector. Napatalon ako sa sobrang gulat sa pagtawag niya sa akin. Mabilis akong bumaling sa kanya at nakita kong seryoso ang mukha niya. Napansin ko ring tumigil na sa pag-andar ang sasakyan. Ah, dito na pala ako. Sabi ko sabay tulak sa pintuan pero bago ko tuluyang naitulak iyon, ay hinawakan niya ang braso ko. Binastid ka ng first love mo? Kumunot ang noo ko sa seryoso niyang tanong. Tumawa ako at umiling. Adik ka ba? Hinawi ko ang kamay niyang nasa braso ko. Tumaas ang kilay niya. Wala. Sige na. Salamat. Sabi ko sabay sarado sa pintuan. Tinted ito kaya hindi ko na siya makita sa loob. Kaya lang ay binaba niya agad ang bintana at naaninag ko na naman ang maladyos niyang mukha. Sa ilalim ng mahinang liwanag galing sa puste namin, ay kumislap ang bawat pagkurap ng kanyang mata at ang bawat paghinga niya. He was so damn gorgeous. Kahit na madilim, ay hindi mo iyon maipagkakaila. Lalo na siyempre kapag maliwanag. Pero walang tatalo sa kagwapuhan niya tuwing seryoso o di kaya ay galit. Nakakangatog ng binti at parang gusto mo nalang matawa sa kabaliwan. Is that even possible to be this gorgeous? Nanliit ang mga mata niya at umambang may sasabihin pa, pero tinalikuran ko na siya at kinawayan. Salamat sa pagpapalaban ng uniform ko. Sabay pakita sa malinis at mabango ng uniform. At sa ligo, gamit ng banyo. Uminit ang pisngi ko at agad nang pumasok sa gate. Ilang sandali pa bago siya umalis. Sinilip ko siya nang umalis na. At nang tuluyan nang nawala ang sasakyan, ay humugot ako ng malalim na hininga at umambang papasok na sana nang bigla akong sinalubong ni Craig at Titi. Marahang pumalakpak si Craig at humalukip-kip naman si Titi. Ate, naliligo ka na sa bahay ni Hector? Kinagat ko ang labi ko. Nakikinig ba sila kanina pa dito? Tigilan ninyo ako. Nilagpasan ko ang nagtatawanan kong pinsan at kapatid. Alam kong mukhang sinusunod ko ang mga payo nila. At kahit anong paliwanag ko na hindi ko sila sinusunod, ay hindi sila maniniwala. Sige ka, kung di mo susundin yung plano namin, ikaw ang mai-inlove sa kanya. At baka sa kanya pa mapupunta ang lupa habang iniiwanan kang luhaan. Iyon ang linya ng lintik kong kapatid. Noong una akala ko ayaw niya kay Clark dahil may nararamdaman siyang kataksilan sa presensya nito. Pero ngayon, napagtanto kong
Hindi, ayaw niya kay Clark kasi gusto niyang paglaruan ko muna si Hector dito. Because do you want the damland? Kinabukasan, dinalo ulit ako ng kabahabang papasok sa school nang pinagtitinginan at pinag-uusapan. Ano na naman kaya ngayon? Ano na naman kaya ang sasalubong sa koridor ko? Baka naman ngayon ay paglaruan na ang gamit ko. Hindi pa rin tumigil ang kanilang pagbubulong-bulungan, pero ipinagkibit-balikat ko na lang ito. I love you, Abby. Ito ang medyo malakas kong naririnig sa koridor, umagang umaga. Wala naman akong pakialam sa mga naririnig ko. Pero pagkaliko ko, bumalandra agad sa akin ang nakasandal sa dingding na si Abby habang ikinukulong siya ni Coco sa kanyang mga bisig. Napahidtofo talaga ako dahil sadyang cannibalistic ang term na naiisip ko habang pinagmamasdan ko ang isang binti nilang magkadikit at ang kayumangging braso ni Coco na nakasalida malapit sa balikat ni Abby. Pulang-pula ang kanyang pisngi at mapupungoy ang mga mata niyang tutok na tutok kay Coco. Nilingon pa ako ni Coco at pinagtaasan ng kilay bago inulit ng mas malakas ang kanina niya pang sinasabi. I love you, Abby. I love you too, Coco. Padaing na sinabi ni Abby. Halos umismid ako sa pangingilabot sa dalawa. Naaalala ko kasi ang isang movie na may mga kanibalang bida. Hindi ko alam kung bakit iyon ang naaalala ko sa tanawin nila. Halos matawa ako sa iniisip ko, pero nang makita kong pinagbubulong-bulungan na naman ng ibang tao ang pangalan ko, ay agad akong nabanas. Napangiwi siya, nagsisilos, ayan, sige, magsisi ka ngayon. Haha, nagsisilos, kitang-kita sa mukha niya. Halos magputukan ng ugat ko sa sinasabi nila, pero hindi ko na pinatulan. Lalo na tuwing naaalala ko yung kanibal sa movie, para akong kinikiliti. Kinurot ko na lang ang sarili ko para mapigilan ng tawa ko. Pero ilang sandali pang paglalakad sa koridor ay namilog ang mga mata ng mga tao sa paligid. May nakita akong nanigas at napamura. May nakita din akong nagtakip ng nakaawang na bibig. Ano bang meron? At bakit wagas na lang ang reaksyon ng mga ito? Siguro may bubuhos na naman ng ihi ng kabayo galing sa likuran ko. Bago pa ako makalingon, ay may naramdaman na akong init sa gilid ko. Halos matalisod ako nang nakitang si Hector iyon na medyo hinihingal pa. Bahagya akong tumabi. Nilingon niya ako at tumaas ang kilay niya. Naligo ka naman siguro ngayon? Tumawa siya at humakbang palapit sa akin. Lumayo ulit ako. Para bang habang tumatagal ay lalo siyang gumagwapo. Lalo na siyempre ngayong clean cut ang buhok niya. Humakbang ulit siya palapit. Useless ang paglayo. Ngumisi siya. Anong kailangan mo sa akin? Nagpatuloy ako sa paglalakad. Ngayon, alam ko na kung anong tinitingin-tingin ng mga tao. Yung mga babaeng nakakasalubong ko sa hagdan pataas ay dumidikit pa talaga sa dingding para makadaan ako ng maayos. Kailangan ba ng kailangan para dumikit ako sa iyo? Tumigil ako nang nakarating na sa second floor kung saan ang klase ko, na hindi ko kaklase si Hector. Narinig ko ang pangalan naming dalawa na pinag-uusapan sa magkabilang banda ng building. Naririnig ko iyon dahil medyo malakas ang pagkakasabi ng mga tao. Pero itong si Hector, parang walang naririnig kung makatingin sa akin. Hector, huwag mo nga akong bulahin. Hindi tayo magkaklase sa klase ko ngayon. Sa first floor ka, diba? Oo, edi, hindi ka pwedeng ihatid. Ngumisi siya. Bumuntong hininga ako at napatingin sa mga tao. Damn it, nawawala ang mga tao sa paligid namin. Para bang sa sobrang takot nilang madaanan ko sila at ni Hector, ay umaalis sila sa vicinity. Hector, sabay kaming napalingon ni Hector sa isang lalaking kakaakyat lang sa hagdan. Nakita naming dalawa na hinihingal si Coco sa pagmamadali sa pag-akyat.
nakita ko ang pagkuyom ng panga ni Hector. Ayos ha, ang gwapo niya tuwing nagagalit. Nangangatog ang binti ko. May taong ganito pala. Atika, bakit siya galit? Kayo na ba ni Chiska? Medyo kinakabahang nagtanong si Coco. Bakit? May problema ka doon? Kumunot ang noo ni Coco. Pero, sumingap siya at tinuro ako bago nagsalita. Kita mo naman ang ginawa niya sa akin, di ba? Kitang-kita ako. Matamang sinabi ni Hector. Napaawang ang bibig ni Coco at napatingin sa akin. Kaya nga mas lalo ko siyang nagustuhan. Ha? Ginulo ni Coco ang kanyang buhok at marahas akong tinuro-toro. Hector, ginagawa ko ng babaeng iyan at nagustuhan mo iyon? Halos ma-heart attack ako nang biglang marahas at mabilis na hinawi ni Hector ang kamay ni Coco na nakaturo sa akin. Nakita kong mas lalong nagalit si Hector. The way his jaw clenched and the way he gripped his fist. Nakakalaglag ng panga. Yes, laglag ang panga ko habang nakatunga nga kay Hector habang galit na galit siya. Nag-aalab ang apoy sa kanyang mga mata habang napapaatras si Coco. Huwag mo siyang maturo-turo, Coco. Malino ko nang sinabi kahapon na ako na lang at ako lang ang makakagalaw sa kanya. Ni pagtuturo, hindi ko pinapahintulot iyon sa'yo at kahit kanino. Malakas niyang tinulak si Coco. Anong... Kumunot ang noo ni Coco. Dadagdagan niya pa sana iyon, pero nang nakita niya ang galit sa mukha ni Hector, ay umatras siya at yumuko. Sorry, Hector. Bago umalis.